Sabi ng lalaki na ang pagsasalarawan ng Ebanghelyo ni San Marco ay a young man, a very rich young man. At kahanga-hanga ang lalaking ito. Tumakbo siya na makita niya si Jesus, lumapit dito at lumuhod. At ang kanyang sabi, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" At dahil siya isang Hudyo, alam niya na obedience to the law, 10 commandments, ay nangangahulugan ng pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Ngunit, may pagtatanong ang batang mayamang ito. Ano po ang dapat ko pang gawin? Na ang ibig sabihin, hindi siya nasisiyahan sa 10 utos ng Diyos lamang. There is something more upang makamit ang buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mandaraya. Igalang mo ang iyong ama at ina. At sabi ng lalaking ito, young and rich. Mula pa po nung pagkabata ako, ginagawa ko na po yan. Not a law I violated. Yun ang ibig sabihin, no? Sige nga, sabihin mo sa sarili mo yan. Kung meron kang, kung ang lahat ng 10 utos ng Diyos ay hindi mo na-violate, hindi ka ba nagsinungaling? Iginalang mo ba ang iyong ama at ina? Siguro hindi tayo pumatay o nangalon niya o nagnakaw o nandaya. Pero nagsinungaling tayo. Hindi natin iginalang ating magulang. But this man, young and rich, nasa kanyang mga kamay ang mga bagay to enjoy life with no cares for others. Pwede niyang gawin yon because he's young, he is rich. Pero mula pa po ng aking pagkabata, ginawa ko na yan. Wala akong hindi ginawa riyan. Ano pa po ang pwede kong gawin? Na ang ibig sabihin, may hinahanap ang binatang ito. Sabi ng Panginoon, isa na lang ang kulang. Out of 10, ginawa niya ang 9, isa na lang ang kulang. Tinignan siya ng Panginoon ng may pagmamahal, maghiliw. Siguro, he was very much impressed. Young, rich, and a holy man. Isa na lang ang kulang. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, bumalik ka at sumunod sa akin. Pagkarinig nito na manglaw ang lalaki, malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Ano po ang dapat kong gawin? Yun ang kanyang tanong. At nung
ibinigay sa kanya ng Panginoon ang isa na lang na kailangan niyang gawin, hindi niya kinaya. Akala niya, yung kanyang mabuting pamumuhay would be sufficient. Maybe he wanted an affirmation. Okay na yan. Pwede na yan. Kagigiliwan ka na ng Diyos siya. Pwede na ngayon. But he was asking the Lord, what more can I do? At nang sumagot ang ating Panginoon, hinihingi ng ating Panginoon ang isang bagay na hinihingi niya sa ating lahat. At ano ito? Hindi niya hinihingi ang ating kayamanan, hindi niya hinihingi ang anuman. Ang kanyang hinihingi ay anuman ang nasa ating kamay, matutuhan nating awalan. Huwag tayong maging alipin. Huwag nating hayaang ibilanggo tayo na mga nasa kamay natin. Pangalan natin, kayamanan natin, kapangyarihan natin. The Lord demands an infinite surrender, an infinite resignation. Kapag ini-imagine ko ang tagpong ito, parang hinawakan ng Panginoon ang balikat ng lalaking ito at sinabing, isa na lang, niyugyug ang kanyang pananampalataya, isa na lang, and you will win. At iyon ang ipinadadama sa atin, tayo na mga kontento na sa buhay, we are being shaken by this gospel. Sabi ng isang philosopher, si Soren Kierkegaard, sa kanyang aklat, Fear and Trembling, infinite resignation is the last stage before faith. At yun ang pinakikita ng ating Panginoon sa lalaking ito. Isa na lang. Nandoon ka na sa pinakahuling antas ng iyong pagpapahayag, ng iyong pananampalataya, ng iyong pagnanais na makarating sa paghahari ng Diyos. At sabi ni Soren, kung hindi pa tayo gumagawa ng ganong pagkakataon na ipamahala natin, Lord, bahala ka na sa lahat ng ito, hindi pa tayo nakararating sa ating pananampalataya. Sabi niya, for only in infinite resignation, kapag hinayaan na natin ang mga bagay sa ating buhay, only in infinite resignation does an individual becomes conscious of the value of his faith. Ganito pala yun. Ito pala ang hinihingi sa akin. Nakadalasan, nagiging balakid natin ang mga bagay na nasa ating kamay. Ayaw nating bitiwan ang mga bagay na nasa ating kamay na siya namang nagiging balakid upang hindi natin makamit ang Diyos at buhay na walang hanggan. Maraming bagay. Hindi lamang kayamanan. Kapangyarihan. Malapit na ang eleksyon. May mga bayan, hanggang ngayon, iisa lang ang apelyido ng kanilang mayor. Ever since. Ayaw bitiwan ang kapangyarihan. At yung ayaw pagbitiw na iyon, yun naman ang bumibilanggo sa kanya. Humaharang sa pagitan ng buhay na walang hanggan at sa buhay na kanyang, na kung ano ang meron sa kanyang kamay. Sabi pa rin ni Soren sa ibang isinulat niya,
Mayroong pagkakataon sa buhay ng isang tao na hinugna sa madaling salita. Na nangangailangan na ang kanyang sarili at hindi na siya nakukontento sa lagay ng kanyang buhay. He requires something higher, a higher form of his life, of meaning of his life. At yung lalaking ito, parang hindi na siya nasisiyahan sa kanyang kayamanan, maging sa kanyang kabataan. Ninanais na niyang dumako doon sa higit na mataas sa kanyang kalalagayan. Sabi ni Soren, when a person is bound up with all the earthly life, at nais niyang kumawala doon, doon lamang siya nagiging malaya. At doon lamang siya makapapasok sa buhay na walang hanggan. Habang may hawak-hawak tayo anuman iyon sa ating mga palad, at kapag hindi natin kaya itong bitiwan, malayo tayo sa pananampalataya, malayo tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya itinuturo sa atin sa Ebanghelyo, kung gayon, sino po ang maliligtas? At naisagutin na ating Panginoon, a person must surrender all things that he holds on to. Ano man ang aking pinangahawakan, hayaan kong hawakan iyon ng Diyos. Saan man ako, nais na nakayakap at ayaw kong bitiwan, hayaan natin ang Diyos ang yumakap dito. Or whatever it is that we love more than God, yun ang hinihingi sa ating bitiwan natin. Dahil kapag hindi natin binitiwan ng isang bagay, ibinibilanggo tayo nito. At ang isang taong bilanggo sa mga bagay na nasa mundo ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Sabi ni San Agustin, mahalin mo ang Diyos una sa lahat. At kapag nagawa mo yon, mahalin mo na ang lahat alang-alang sa pagmamahal mo sa Diyos. Love God first and all things else for the sake of God. At yun ang tinuturo ng Panginoon sa lalaking ito. Unahin mo ang Diyos, hindi ang iyong kayamanan. Bitiwan natin anuman ang ating hinahawakan sa buhay. Hindi kayamanan marahil. Maybe ang cellphone natin. Minsan, nag-iisip ako, pupunta ka sa simbahan para mag-cellphone o para magsimba? Bakit inuuna natin ang cellphone kaysa Panginoon? Infinite resignation is being demanded. Hinihingi ng taong ito buhay na walang hanggan, a costly grace. Hindi cheap. Kaya naman, it demands costly response. Hindi kachipan ang buhay na walang hanggan. Kaya wag nating kunin ito sa kachipang pamamaraan. What must I do? Bitiwan mo anuman ang hawak mo and embrace God. Love God first more than what you have. Magnilay tayo.